Magandang araw po sa ating lahat. Magdamag na naman ang ulan dito sa amin at malamig ang umaga. Hello at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Today's episode ay ibabahagi namin ang simpleng pamamaraan kung paano mapadaloy ang gatas ng inahin kung ito ay parang namuo at walang lumalabas sa mga tits ng inahin. Para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng inahin, may ibang mga simpleng tips din po tayo na nakakatulong pagkatapos manganak ng ating inahin, panuulin lang po ng buo ang video na ito. Kasalukuyang pinupunasan ng mainit-init na tubig o hot compress, sa panahon ngayon na malamig parang namuo ang kanyang panggatasan at di makadaloy ang gatas, kailangan na maagapan natin ito agad dahil kung mapapabayaan ay mas lalong titigas na magresulta sa pamamaga ng mga utong at kalaunan ay magkakalagnat at may impeksyon, o yung tinatawag na mastitis. Mukhang itinago niya baka nainitan. Pigyan lang ng konting pagkain para tumayo at mapunasan nating mabuti lahat. Sa ika-dalawang araw na po ito nang siya ay manganak, araw-araw namin tinitingnan kung naninigas ang mga panggatasan lalo na yung nasa hulihan na mga suso, sila ang unang naninigas. Hindi na po namin kailangan na mag-inject ng oxytocin dahil subok na magatas ang aming alaga. Tumayo na siya at ating nang i-hot compress ang panggatasan, maganda ito dahil mapupunasan natin ang lahat. Ganito lang po at kung may namuo sa pagkapan natin ay agad-agad mawawala kapag napunasan. Makakasuso na ng maayos ang mga piglets dahil walang barado na mga tits. Dito naman tayo sa ibang mga tips, sa ngayon ay limit muna sa pagkain na sa 1.5 kg sa buong araw, sa loob ng 3 araw ay madalas hindi pa sila nakakadumi. Kung sobra kasi ang pagkain ay mas lalong makonstipate ang inahin, isipin nyo na lang kung marami ang kakainin pero di pa nakakadumi, ano ang mangyayari? Okay naman at nakaini na siya ang pagdumi na lang ay wala pa sa ngayon. Kapag nakadumi na ay dahan daw ang taasan ang pagkain, huwag po nating biglain dahil baka sa mga biit naman tayo magka-problema sa pagtatae. Mahalaga din ay may available na maiinom na tubig na may halong dextrose powder o electrolytes. Maaari ring ihalo sa pagkain para laging hydrated ang inahin. Nakakatulong din kasi ang tubig sa paggawa ng gatas. Punasan para walang excess water sa sahig dahil gawa lamang sa semento ang kulungan. Nakakatulong ito para maiwasan na lamigin ang mga biit. Nilalagyan din ng iodine ang ari dahil may mga sugat gawa noong nanganak siya. Maiiwasan na dapuan ng mga langaw na magdulot ng impeksyon. Maaari din po yung mga wound spray na nabibili sa mga agri-vet stores. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa panunood at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Hanggang sa muli, happy farming po mga kaibigan!